natin na nasa network marketing. Ang posible ang pangarap mo. Paano ka ba tatagal sa network marketing? Bakit maraming hindi tumatagal? Bakit yung iba umibigay, umihinto, nagkukwit, naiinip, lumilipat? So nakaharap ng magandang company, tapos tatuksok ka sa kabilang company. O yan yung pag-usapan natin. Pumili ka ng isang company na talaga siseryosohin mo. Himay-himayin mo mula sa company profile, CEO, people behind the company, kung ano na ba yung experience nung may-ari niyan. Pangalawa, yung produkto, gaano kaganda yung product, gaano ka-effective, gaano kamura. Eh, yung pangatlo, syempre, yung compensation plan. Gaano kaganda yung marketing plan. Kasi, kung maganda yung compensation plan, talagang mabilis kang angat. Maraming magiging successful, maraming kikita. Hindi lang ikaw, pati yung mga tao under you. Para sa akin, ha, iba pa rin yung international. Kasi yung mga international MLM company, lalo na US, tumatagal po yan. Pumili ka, unang-una pumili ka ng company. Pangalawa, pag nakapili ka na ng company, okay, dapat itatak mo sa utak mo, dapat yun na. Kumbaga, nag-decide ka na eh. Nag-decide ka na, i-workout mo, whatever it takes, dapat makuha mo yung goal mo. Tapos hindi ka pwedeng magpatukso sa mga shiny object na kaliwat kanan. Ano ba yung mga shiny objects kaliwat kanan? Yan yung mga ino-opera ka ng kabilang company kasi mas maganda raw, kasi mas bago daw, kasi mas pioneer ka daw. Okay, so dapat hindi ka masisilaw dyan kasi kahit anong company pasukin mo, kahit dyan yung lumipat ka, halimbawa nagpasilaw ka, paglipat mo, muminang ka lang ng ilang buwan, mayroon na namang sisilaw sa'yo eh. Walang katapusan yan. Walang katapusan na bagong company. Hindi matatapos po yung shiny objects sa paligid. Hindi matatapos po yan. Kaya kung lumipat ka ngayon, ang tendency, bumila ka lang ng ilang buwan, may sisilaw na naman sa'yo. Another company na naman. Eh kung magiging attitude mo, lumipat pag nasisilaw, lumipat pag na-operan, lumipat pag nagandahan, lumipat pag may mas bago. Kapag ka naging ugali mo yan, paulit-ulit ka na lang magsisimula. Kaya dapat, pag nag-decide ka, dapat, whatever it takes, dapat dito ako magiging successful. Nag-decide ka na eh, nakapili ka na nga eh. Bago ka nag-desisyon, pinag-aralan mo muna yan eh. Tapos kapag nakapag-decide ka na, whatever it takes, gagawin mo na yun. Hindi ka naaalis, hindi ka nabibitaw, hindi ka nalilipat. Nag-decide ka na, nayayaman ka na, kapiling nung company na yun. Kasi yung iba, lipat ang lipat eh. Okay? So mag-decide ka, isa lang. Ipopromote mo, isa lang. Hindi pwede dalawa pinopromote mo, mahirap yun. Hindi ka makakapag-focus, tapos yung mga leaders mo, iiwanan ka niyan kasi naguguluhan sa'yo pag dalawa pinopromote mo. Hindi ka makakabuo ng malaking grupo kasi yung mga tao sa ilalim, ginagaya ka. Wala akong naging successful na dalawa pinopromote, tandaan niyo po yan.